Magandang araw no sa ating lahat. Sa araw na ito, itatalakay natin itong mga hamon sa nagsasariling bansa. So, sa previous video natin, doon sa iba pang gerilya ay dito ay pagtatapos na ito ng panahon ng mga Hapon, no? Pagtatapos na ng pananakop ng panahon ng mga Hapon, no? So, natapos ang ikalawang digmang pandaigdig or yung World War II noong taong 1945, pagkatapos sumuko ng mga Hapones sa mga sundalong Amerikano. So, nagpadala ng resbakan nung Amerikano nung nakaano na sila, nakaluwag-luwag na sila, no? So, niresbakan nila yung Hapon, no? Dito sa Pilipinas, no? Yung mga Hapon naman ay abala sa mga gerilya, no? Sa pagtugis ng mga gerilya, pinipilayan din sila ng mga Pilipino. So, nung nagkaroon ng pagkakataon, ay talaga pinlano ng mga Amerikano na balikan yung Pilipino, balikan yung Pilipinas upang iligtas sa kamay ng mga Hapones at upang iligtas din yung kanilang mga kababayan na mga sundalong Amerikano na sumuko. Nawasak ang kamay nilaan at iba pang malalaking lungsod ng bansa. Marami rin Pilipino ang naghirap sa pagkawala ng kanilang ari-arian at kabuhayan. Matamlay ang ekonomiya at hindi rin organisado ang pamahalaan. No? So kasi dahil yon, sa yun nga ay maraming mga nasira mga gusali, hindi makapag-function yung ibang establishment at ibang institusyon. Ang mga ito ang kinaharap ng mga Pilipino sa pagsisimula ng pagsasarili at pamamahala ng sariling bansa. Alamin natin sa sariling ito kung paano ito kinaharap ng mga Pilipino at paano nila naitatag ang ikatlong republika ng Pilipinas. So yung naging problema dito, kung paano babangon, no? Ang yung pagbangon muli ng Pilipino sa nagsasarili na kasi eh, sa pagsasarili na kung saan ang mga Pilipino nang mamamahala sa ating bansa. Pero yun nga, dahil nga sa ikalawang digmaan, talagang maraming nawasak, mga kabuhayan, mga ari-arian, at marami ding mga namatay. So yung kinakaharap na problema ng mga Pilipino ngayon ay yung pagbangon, no? Yung pagsisimula. So pag-aralan natin, no, mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos na dumalo sa pagpapasinaya ng ikatlong republika ng Pilipinas. Ang ikatlong republika ay tinatag pagkatapos ng 10 taong transisyon na itinalaga ng Batas Tidings McDuffie ng 1934. Kung inyong naalala ang from Batas Jones to Tidings McDuffie, no, kung inyong naalala. Sa araw na ito ay tuluyan ng kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas. Bagamat nakamit na ng Pilipinas ang inihintay nitong kasarinlan, no, or kalayaan, no, yung ibig sabihin ng kasarinlan mula sa dayuhan, hindi naging madali ang pamumuno ng sarili sa simula ng ikatlong republika. So hindi naging madali. Kinakailangan tugunan ni Pangulong Manuel E. Rojas at ng mga sumunod na pangulo ang pagsasaayos ng ekonomiya, pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan at pagpapabuti ng pamumuhay na at lipunan. So yun yung kinaharap na problema ng nitong ating pamahalaan, no? Kasi nagkaroon nga ng problema doon sa ekonomiya kasi maraming mga nasira, maraming mga nawasak ng mga ari-arian ay talagang yung ating ekonomiya during that time, no, yung ekonomiya ng Pilipinas ay talagang bagsak dahil sa dulot ng digmaan. Okay, pagdideklara ng kalayaan. Sorry. Pagdideklara ng kalayaan at pagtatatag ng ikatlong republika ng Pilipinas. Ilang buwan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas ay nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang sa Maynila. Noong Hulyo 4, 1946 ay dineklara ang kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas mula sa kapangyarihan at pamamahala ng Estados Unidos. So, ang ating kalayaan, no, sa kamay ng mga Amerikano or mula sa mga Amerikano ay idiniklara noong Hulyo 4, 1946. Nagkaroon ng malaking programa sa Maynila kung saan pinasiyaan din ang pagkatatatag ng ikatlong republika ng Pilipinas. Maraming Pilipino ang dumalo at nagdiwang habang itinataas ang watawat ng Pilipinas at habang ibinababa naman ang watawat ng Estados Unidos. So, ibig lang sabihin, no, itinataas yung watawat ng Pilipinas, ibinababa yung Estados Unidos, ibig sabihin na talagang nandoon na sa kasarinlan ang Pilipinas. Ang deklarasyon ng kalayaan at pagtatatag ng ikatlong republika ay alinsunod sa konstitusyon ng 1935 ng pamahalang Commonwealth.
Dito nakabatay ang pagbubuo ng isang pamahalaang demokratiko na bubuuhin ang tatlong sangay, ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. No, ito na yung fina-follow natin ngayon, no. Ito na yung ating sistema ng pamahalaan ngayon, ito na yun ngayon, no. Three branches, no. May three branches na yung executive, no, yung sa president, vice president, sa legislative or legislative department, yung sa mga congressman, sa mga senator at yung hudikatura. Mga hamon sa ekonomiya at pamamahala. Okay. So nag-iwan ng malaking destruction or destruction sa Pilipinas ang ikalawang digmaang daigdig. So hindi nga maganda, no, 'di ba, kung magkakaroon man ng gera ay talagang hindi maganda yung idudulot, no, yung nung gera, kasi maraming mga mapipinsalang mga ari-arian, maraming mga buhay ang mawawala, no. Talagang mawawasak na walang mananalo dyan, no, sa digmaan. Ang mga lupang sakahan at kagamitang pansaka tulad ng traktor ay nawasak at halos hindi na mapakinabangan. Ang mga hayop na ginamit sa pagsasaka ay namatay na rin dahil sa kakulangan ng pagkain sa panahon ng digmaan. Nagaroon ng malawakang pagkasira ng mga plantasyon at iba pang pasilidad para sa mga produktong pangkalakal ng bangsa katulad ng asukal, abaka, kopra, niyog, tabako at kahoy. So yun nga, no, ito yung mga naging hamon sa ekonomiya at pamamahala, no. Wasak na wasak talaga, maraming mga nasirang mga ari-arian, maraming mga kagamitan na hindi na magamit, no, sa pagsasaka, sa iba pang sa mga industriya. Bukod sa pinsala sa agrikultura, nasira din ang mga infrastruktura para sa transportasyon at komunikasyon, no. So ito yung mga mahalagang bagay din, ito yung transportasyon at komunikasyon. So nasira din ang mga daan, tulay at mga riles ng tren ay nasira at naging mahirap ang pagdadala ng mga produkto sa merkado. Nagkaroon din ng kakulangan sa mga sasakyang pantubig. Bukod pa rito, ang mga pasilidad ng radyo na nanatiling maayos ay pagmamay-ari ng Estados Unidos. Walang naging mahusay na daluyan ng komunikasyon ang mga Pilipino pagkatapos ng digmaan. So ito talaga ay parang yung ekonomiya ng ating bansa sa panahon ng pagkatapos ng ikalawang digmaan ay talagang paralisado, no. So maraming mga nawasak, pangkomunikasyon, so hindi nila, at maraming mga daan, no, na nawasak, hindi nila mabigyan ng tulong, hindi maitransport yung mga pagkain, no, yung mga pangangailangan ng mga tao. Tumaas din ang presyo ng mga pangunahing produkto noong panahon na iyon. Nagkaroon ng kakulangan sa supply ng produkto, ngunit naging malawak ang sekuralisasyon ng pera. So naging malawak yung sekuralisasyon ng pera. So maraming pera, no? So naging malawak yung sekuralisasyon ng pera, pero mataas yung presyo dahil na din sa konti lang yung supply. Kumpara sa 200 billion, no? 200 billion man, million. Hindi ko na nasa circulation bago ang digmaan. No, so billion, no. Mahigit 800 billion ang dumaloy sa sekuralisasyon sa simula ng ikatlong republika, pero yun nga ay talagang mahirap pa rin, no, yung sitwasyon ng mga Pilipino noon, kasi wala silang makuhang mga hindi nakarating yung mga serbisyo, no, yung mga tulad ng mga pagkain, mga basic commodities, hindi nila nabibili kasi mahal yung presyo. Maraming kailangan tugunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Katunayan, inamin ni Pangulong Rojas na may kakulangan sa kakayahan ang Ikatlong Republika upang matugunan ang mga problemang pang-ekonomiya at iba pang problema ng bansa. Gayunpaman, sinikap niya at ng mga sumunod na Pangulo na mapabuti ang kalagayan at pamumuhay ng mga Pilipino kahit paano. So kasi dahil na rin sa dulot ng digmaan, talagang nasabi ni Rojas o ng Pangulo ng panahon na iyon, na si Manuel Rojas, na talagang kukulangin or hindi kakayanin ng Ikatlong Republika na buhayin, no, buhayin ang ekonomiya ng Pilipinas or ekonomiya ng bansa agad-agad. So pero ang ginawa niya ay talagang paunti-unti niyang tinrabaho yung pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. So dito naman tayo sa mga hamon sa seguridad at kapayapaan. So ano-ano nga ba yung mga naging hamon sa seguridad at kapayapaan, no, sa panahon
ng Ikatlong Republika. Bagamat tapos na ang digmaan, patuloy na umiiral at nagkaroon ng operasyon sa ilang bahagi ng Gitnang Luzon at Mindanao. Ang mga armadong grupo na hindi sumunod sa mga batas ng bagong pamahalaan. Isa sa mga grupong ito ay ang Hukbalahap ng Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon o Huk. So inyong naalala sa ito yung mga grupo na nakipaglaban no sa mga Hapones. Pero bakit bakit sa panahon din ng mga bakit sa panahon na tayo ay naging malaya na bakit pa sila nag na bakit pa sila nakikipaglaban pa rin o yung nilalabanan nila ay yung sarili na nating pamahalaan or tawag sa kanila huk no ito ang naging pinakamabisang hukbo sa pakikipaglaban sa mga Hapones noong panahon ng digmaan. Sa pagtatapos ng digmaan ay patuloy silang namuhay sa kabundukan at lumaban sa pamahalaan. So alam naman natin no, so parang parang yung kaninang ginagawa may senaryo din ngayon no, so yung mga NPA no, so parang makikita natin yung kanilang ano yung kanilang pagkakapareho. So bakit nga ba sila ano nga bang dahilan kung bakit sila nakikipaglaban? Eh may pareho nga ba sila ng paniniwala? Tingnan nga natin. Pagkatapos ng digmaan ay nanatiling umiiral ang mga gerilyang Hukbalahap sa mga kabundukan ng Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Dahil sa dami ng suraling pangkabuhayan at pang-ekonomiya, maraming karaniwang Pilipino ang labis na naghirap, lalo na ang mga magsasaka at ordinaryong manggagawa. So lahat naman, lahat ng mga tao during that time, lahat ay apektado dahil sa iniwan ng digmaan, dahil sa mga nasira, no? Dahil na rin sa damyos ng digmaan. So lahat ay talagang naging apektado, no? Nung matamlay na ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang binigyang pansin ng mga gerilya at naging layunin nilang igiit sa pamahalaan na ipagkaloob sa mga manggagawa ang mga benepisyong dapat nilang matamasa. Naisin din ng Hukbalahap na matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa, sakahan, lupang sakahan. So maganda yung kanilang plano na talaga mabigyan ng ano, mabigyan ng lupain yung mga naghihirap ng mga Pilipino kasi yung mga lupain noon ay talagang hindi nagagamit ng mga Pilipino, no? Gusto nila magkaroon, no? Pero yun nga ay yung gobyerno hindi masyadong functional, hindi na kayang matugunan, no? Pabigla-bigla, no? Hindi niya kayang matugunan yung pangangailangan ng tao sa isang bira lang kasi malaki at malawak yung naging damyos ng digmaan. Sa panahon ding ito, lumaganap sa bansa ang ideolohiyang komunismo. Ito ang nagbunsod sa mga gerilya na palakasin ang kanilang panawagan sa pamahalaan na tugunan ang mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan. So ideolohiyang komunismo, so nagsimula sa China at sa iba ding bansa yung komunismo, no? So hindi naman yung komunismo kasi yung mga bansang komunismo katulad ng ngayon no, North Korea, Russia at itong China, no? So yung komunismo maganda yung ideolohiya, lahat ay pantay-pantay, no? So pero yun nga ito yung naging dahilan, no, kung ating titingnan, no, ito yung naging dahilan kung bakit merong mga hook, no, yung ipinaglalaban ng mga hook. Okay, ginamit nila ang armadong pakikibaka upang labanan ang pamahalaan at igiit ang kanilang mga kahilingan. Isa ito sa pinakamalaking suliranin na kinakaharap ng bagong tatag na republika kahit nga ngayon, no, problema din yan ng ating gobyerno. Okay, so yung ating gobyerno ngayon ay isa din yan sa kinakaharap na problema, no, kasi mayroong mga grupo din na lumalaban, no, sa gobyerno upang ipaabot sa gobyerno yung kanilang gusto, yung kanilang ano, no. So sa panahon din ng sa panahon ng Ikatlong Republika ay talagang nagsimula itong mga hook, no, mga hamon sa pamuhay at lipunan, no. Hindi lamang komersyal na mga gusali at infrastruktura ang nasira ng digmaan. Maraming tahanan at pampublikong gusali sa Maynila ang nasira katulad ng mga ospital, bangko, paaralan, simbahan at mga gusali ng gobyerno. So ang mga institusyong ito, ang mga gusaling ito ay talaga mahalaga, no, because malaki yung kanilang papel sa ating sa gobyerno, no, kahit na ngayon. Marami rin ang nawalan ng ari-arian sa mga probinsya nang lumikas ang mga nagmamay-ari ng lupa, kinuha ng mga hook ang lupaing naiwan at
inaring kanila. So yung mga hawk, no, yung mga nagre-rebelde, no, na talagang kinuha, yung mga nagsisilikas, kunwa, yung mga tao na umalis sa kanilang lupain, no, upang pumunta sa mas safe na lugar, pagbalik nila ay wala na sa nila yung lupang sinasakahan nila kasi inanggin na ng ano yung mga hawk. Ang estado ng kalusugan at kalinisan ay bumaba rin pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ng malawakang pandemya na dala ng mga peste katulad ng mga daga, lamok at balang. Bukod sa sakit, nagkaroon din ng atagutom dahil sa kakulangan sa pagkain. Sa ilang rehiyon, hindi makapagsimula ang pagtatanim dahil sa pagkasira ng lupain at mga nagkalat na hook ng gerilya, no? So yung mga hook, no, kasi parang natatakot sila na baka may gawing masama sa kanila yung mga hook or kung ano ba. No, yung mga hook naman malaki yung kanilang naging papel sa panahon ng occupation ng mga Hapon kasi nakikipaglaban sila para sa kalayaan ng Pilipinas, nilalabanan nila yung mga Hapones during that time. Pero dito nga sa pagtatatag na ng pagkatapos ng pangalawang digmaan, pagtatatag ng ikatlong republika, eh siguro hindi nila naintindihan na hindi kaya ng gobyerno during that time na nasolusyunan sa isang bira yung pangangailangan ng mga tao, yung mga hinihiling, no, hindi kaagad na matutugunan ng solusyon ng gobyerno during that time kasi lahat nga ay talagang nasira, nawasak, malaki yung naging damyos, no? So yun siguro, no, sa aking pananaw. Bukod sa mga peligro sa kalusugan, naging mahirap din ang kabuhayan para sa nawalan ng trabaho. Maraming Pilipino na nagsilbi sa ilalim ng hukbong sandatahan at pandagat ng Estados Unidos sa panahon ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan ay nawalan na rin sila ng trabaho kasi tapos na yung digmaan. So lahat ay talagang ano, lahat ay naging apektado, no? Walang exempted, no, doon sa epekto nung digmaan na yon. So mga ang pagtugon sa mga hamon, no, ang mga unang namuno sa ikatlong republika sina Manuel Rojas at Elpidio Quirino at ay kinakailangan tumugon sa mga problemang naiwan ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa mga hamon sa pamumuno ng bagong ikatlong republika. So paano nga ba tinugunan ni Manuel E. Rojas yung mga yung problema at ni Elpidio Quirino yung problemang naiwan or dulot nung ikalawang digmaan? Ang pamumuno ni Pangulong Manuel Rojas, no, noong 1946 hanggang 1948. Upang mapabuti ang kalagayan ng ekonomiya, nagmungkahi si Rojas ng malawakang paggawa ng mga batas na pang-ekonomiya. Ilan sa mga programa niya ay na nakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ay ang pagtatatag ng Rehabilitation Finance Corporation, ang pag-aaral sa pagtatatag ng isang bangko sentral, ang pagbabago ng batas sa buwis at ang pagsuporta sa parity amendments sa konstitusyon. Ang mga panloob na problemang pansiguridad ay tinugunan ni Rojas sa pamamagitan ng pagdiklara sa hawk bilang isang ilegal na samahan. Binigyan din ng amnestiya ni Rojas ang mga gerilya na nakipaglaban sa mga Hapones noong panahon ng digmaan. So yung mga hawk na nakipaglaban sa panahon sa digmaan, no, sa mga Hapones ay talagang binigyan na ng amnestiya sa mga susuko. Okay, sa mga susuko at sa mga makikipagtulungan, no, sa gobyerno. Upang matugunan ang problema sa kalusugan at gutom, binuksan niya ang mga lupain sa Mindanao para sa gamitin sa mga gawaing agrikultural dahil na rin, no, kulang tayo sa pagkain, no, hindi secure yung pagkain during that time, so kaya binuksan niya yung mga lupain, no, sa agrikultural. Bumili din ng 8,000 hektarya ng lupa para sa mga magsasaka, pamahalaan ni Rojas. Ganun pa man, ngunit dahil sa kakulangan sa pasilidad, ebinenta rin ng maraming magsasaka ang lupang natanggap nila. So yun yung sad no, na marinig natin na ebinenta ng mga magsasaka dahil wala silang kapasidad, no? Kulang sila sa pasilidad, no? Hindi naman din natin masisisi yung gobyerno during that time kasi talagang lugmok nga yung ekonomiya ng Pilipinas, bagsak.
Okay, pamumuno ni Pangulong Elpidio Quirino noong 1948 1953. Ang pangunahing layunin ni Quirino sa kaniyang pamumuno ay ang pagtatatag ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan at ang pagpapabalik ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Upang malaman ang tunay na kalagayan ng bansa, naglakbay si Quirino sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, yung talagang pangunahin talaga ni pangunahing layunin talaga ni Quirino ay ang pag-unify, no? Pag-unify sa bansa, no? Upang maibalik yung kapayapaan at seguridad. Tinugunan ng administrasyon ni Quirino ang problema ng hook at ibang guerrilla sa pamamagitan ng negosasyon sa mga pinuno at membro ng mga grupong ito. So ngayon nga nakikita din natin, no, nga yung gobyerno natin nakikipagnegosasyon sa mga katulad din ng mga hook, no, nakikipagnegosasyon din yung ating gobyerno upang mapag-usapan kung ano yung kanilang gusto, paano maibibigay yan, ano yung mga alternatibo. So yun din yung noon ginawa na yan ni Quirino, no, ni Pangulong Quirino. Noong 1948, nagbigay rin si Quirino ng amnesia sa mga susuko sa pamahalaan at magbababa ng armas. Mahigit na 60,000 na armas ang nakuha ng pamahalaan mula sa mga gerilya at karamihan sa mga gerilya ay sumuko, nadakip o napatay. Hindi lamang seguridad ang tinugunan ng administrasyon ni Quirino. Sinubukan din itong mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng sumusunod na programa. Mga programa ng administrasyon Quirino, Action Committee on Social Amelioration. Itinalaga nitong apaunlarin ang pamumuhay ng mga naninirahan sa mga rural na rehiyon, no? Social Security Study Commission. Inetasan ito na mag-imbestiga ukol sa mga problemang sosyo-ekonomiko ng mga manggagawa. Inatasan din ito magsagawa ng batas para sa nasabing problema. Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration, no, nagbigay suporta ito sa pagkuha ng pundo at pagtatatag ng mga kooperatiba para sa mga produkto ng mga magsasaka. So kung nakikita natin, talagang itong mga programa na ito ay upang ibangon yung ekonomiya ng bansa, no, pagkatapos nung digmaan. So maganda yung naging maganda ang mga programa ni Rojas at maganda yun rin yung naging programa ni Quirino upang tugunan yung mga pangangailangan ng mga tao kasi mostly agricultural tayo eh. Naka-focus sila doon sa agricultural, no. Yung mga hook, no, yung kanilang ipinaglalaban ay bigyan ng lupain yung mga magsasaka, which is talagang kinakailangan ng mga magsasaka during the time na para ma-secure din naman yung kanila ma-secure yung produksyon ng pagkain. So yun nga lang, talagang nagkaroon ng misinterpretation siguro na kasi hindi naman kayang ibigay ng gobyerno during the time sa isang bira yung hinihingi. Kasi yun nga ay talagang marami pang problema na kinakaharap yung ating bansa na during the time kasi galing sa gera. So kailan ay tatag ang ikatlong republika ng Pilipinas? So kailan nga ba? Hulyo 4, 1946. So sino ang pangulo ng ikatlong republika na nagtatag ng Rehabilitation Finance Commission? Si Manuel Rojas. So bagamat maraming problema ang kailangan tugunan ang ikatlong republika sa panimula nito, may kakulangan ng yaman ang gobyerno. Ano ang ipinapahiwatig nito? So yung tatlo, no, mahihirapan ang gobyerno na magbigay ng solusyon sa mga problemang ito. Kailangan ito ng pagkukunan ng yaman. Maring kailangan ito ng tulong mula sa ibang bansa. Okay, alin sa sumusunod ang kabilang sa mga solusyon na isinagawa para sa mga hamong pangsiguridad noong panahong iyon? Yung ang pagdakip at pagpapasuko sa mga gerilya, pagpapatawad sa mga susuko at sa mga nagsilbi sa digmaan. So sa seguridad naman, no, ito yung dapat gawin, no, ito yung mainam na gawin, no. So pati nga ngayon ito yung ginagawa ng gobyerno, no, nga dakipin at pasukuin yung mga sumasali sa mga gerilya laban sa pamahalaan, no. Bigyan ng amnestiya, bigyan ng kabuhayan. Sino-sino ang pangulo ng ikatlong republika na nagbigay ng amnesiya sa mga gerilya? Si Elpidio Quirino at si Manuel Rojas. So kailangan nila na bigyan ng amnesiya ang mga gerilya upang yung seguridad ay masiguro, no? So, upang kasi pag masiguro mo yung seguridad ay talagang yung ekonomiya ay talagang
kaganda yung takbo. So yan lamang. So maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.